So ayun, isa na namang simple and easy repair ang papakita ko sa inyo once na nagkaroon ng ganito yung ginagamit yung washing machine. So ito is yung nasa spin dryer niya na ayaw nang umikot. So ito is testingin natin para makita nyo na gumagana yung kanyang washing. So ayan, gumagana siya. So dito ang naging problema daw nito, nung ginagamit siya minsan nawawala, tapos minsan naman hindi talaga magamit, hindi mabuhay yung kagaya niyan, umiikot pa siya ngayon. So pag inulit natin yan, binaba natin, dahil umiikot siya ulit. So ngayon hindi na siya tumutuloy. So ulitin natin. So yan, dapat umiikot siya. So ngayon kahit buksan natin yan, hindi siya umiikot. Yung naging problema niya is parang walang nangyayari na supply na pumapasok doon sa motor nitong spin dryer natin. Kahit pa daw na paulit-ulit mo nang gawin yan, wala talaga. So ayan, hindi talaga siya, halos hindi na gumawa. Dito may dalawang diskarte lang naman ako ipapakita sa inyo na simpleng-simple. Kahit kayo kayang-kaya nyong gawin yun, o i-check kung ano ba yung naging problema dun sa dalawang bagay na yun. So ang gagawin natin dyan, ang nang una syempre, i-check natin yung micro switch dito mismo sa takip nito. Kasi meron itong switch dyan na nagbubuhay ng motor. Baka yun is may dumi na yung contact, o makita natin lang na kung baka nasunog o ganun, o nabasa ba siya. So yun yung unang-una nating titingnan dito, para doon pa lang ma-check nyo kung mayroon na bang problema o madali lang nyo na marirepair. So pag tinanggal natin yan, nakita nyo yung screw na yon. So gaganoon lang ang ano natin, ito yun yung nasa ibabaw na to. Nandito dito nakalagay yung micro switch nito para mabuhay yung motor nya. Nandiyan dyan mismo sa takip na to. So pag tinanggal natin yan, aangatin nyo lang yan siya ng bahagya. Yan, yung kaya lang pumasok yung inyong Phillips screw. So dapat dito mahaba yung Phillips screw mo kasi nasa loob siya. And then pag ganyan na maluwag na siya, huwag nyo na siyang ipilit na tanggalin ng ano, pwedeng yung kamay, kasi may possible na mahulog yung screw nito dun sa loob. So yan, bali dito sa takip niya na to, may tatlong clip ata ito dito sa bawat gilid, ay nasa gitna. So yan, nandiyan dyan sa gilid niyan. So angatin nyo lang yan siya. Gagawin nyo yan, o pwede kayong gumamit ng flat screw para maangat nyo siya. O di naman, nandi dito kayo sa gilid, hawakan nyo yung pinakatabi. So pag naangat nyo ng konti yan, sasama yan lahat. So yan o, hindi naman siya ganun katigas na tanggalin. So ito na yung cover. So yan na yung pinaka mga clip. And yun yung, ito yung tinasabi kong micro switch na ginagamit ng ating dryer. So pag yan may problema na, ayaw nang dumikit yan once na binaba natin yung takip, so pwede nyo palitan yan, o either gumamit kayo dyan ng mga pampaano ayon sa contact nyo, mga WD, yung mga may langis. So para matanggal nyo yan, nakaipit kasi to, so itutulak nyo lang yung dalawang clip dito para matanggal siya. So yun yung dapat nyo gawin dyan. So ang gawin nyo dyan, angatin nyo siya kasi nakaipit ito eh. So yan o, nakaipit siya dyan. And then pag halimbawa na ayaw sira na siya, so po pwede nyo gawin dyan para malaman nyo talaga na sira yung dalawang contact ng wire yan, pwede nyo pagdikitin yan para malaman nyo lang. So doon na kayo magpapalit. So dito tinanggal ko na siya kasi nga hindi ko kaya ng isang kamay lang ang gamitin, so kailangan dalawang kamay. Ito na siya. So yung contact nito nasa yan o ilalim nitong barang bakal na yan. So pwede kayo maglagay dyan ng WD kasi lulusot naman yan. So ito, sprayhan nyo lang siya hanggang sa then exercise nyo lang yan na yung contact nya is masigurado lang na gumagana. So ngayon ito binalik ko na siya, nalagyan ko na rin. Pwede na tayo magtesting. Titingnan natin kung yung ginawa natin is umobra ba yung paglagay lang natin ng langis o ng WD do sa switch na to. So ayan, nakita nyo umikot siya. So testingan natin to, kung pag inangat natin ng ganun, dapat
babalik yung ikot nito. So ayan, nakita nyo, parang hindi siya bumalik, hindi naman ulit umikot. So ayan, wala, dapat makikita natin. So meaning yung micro ano natin, standby nyo na, okay yun siya. So kasi kanina tinisting natin, gumana nung una. So dito sa pangalawa, meron pa yang masisigurado nyo na baka nandoon pa yung problema once na inikot nyo to. So dito kasi malambot lang to, dapat ikutin yung loob nito. So doon ang titingnan natin dito yung preno. So baka mamaya nakapreno tong motor na to. So ito yung preno nya, yun dito sa kabila na spring. So, diyan natin malalaman yan. So yun, umikot sya. So nung isinirado ko ulit, o itong preno na to. So yan yung nag-hold doon sa preno natin. Dapat pag sinarado natin, hihilain niya yung preno ng motor para umikot yung motor. So yung silbi ng switch na yun, pag nakasarado, isi-switch niya naman na masupplyan yung motor natin. So ngayon natin, tanggalin lang dito sa likod yung cover na to. Meron tong mga screw dito sa likod na tatlong piraso. So yung screw niya is nandi dito banda sa pinakababa nito. So ito yon. So bali apat yan, tatlo yan ito. So ito saka yung nandito sa kabilang gilid. So tatanggalin lang natin yan para mabuksan natin, makita natin yung pinakamotor. So ngayon ito na yung screw natin, natanggal na siya. So hilain lang natin to dito, dito banda. So pag inangat natin, hilain pababa para matanggal siya. So yan, nagbaba na siya. So ito na yung likod ng ating washing. So ayun, kung makikita nyo sa kabila na to, ito yung sa galing doon sa taas na preno nya. So ito yung sinasabi ko na naghihila para pag nakasarado yung takip, nakabukas ito, nakaangat yung kanyang preno. So ito, dito na yung wire na dumaan. So paano nyo ba ito gagawin, i-adjust pag ganun? Ano yung dapat yung gawin na diskarte once na ganun yung nangyayari? So ano yung gagawin nyo once na nakapreno nga siya, o kahit nakababa na yung takip, yung preno ng ating spin dryer, so is nakadikit pa rin doon sa motor. So ito yun, itong kable na to. So dito makikita nyo dyan sa bandang gitna ito, so meron niyang adjasan. So kung mapapansin nyo itong mga bilog na to, so yan. So kung makikita nyo yung bilang ng bilog na yan, so naka-alternate sila. So ngayon is nakalagay siya sa pangalawa. So ngayon pangalawa na yun. Ang gagawin nyo dyan, pag ganun pa na nakapreno siya, i-adjust nyo dito sa pangatlo. So paano nyo ba i-adjust nyo, kasi matigas ito, itong ano na to. So ang gagawin nyo, hilain nyo yun. Yan, ibaba nyo lang ito. So nakasiksik ito eh. Ibaba nyo lang yan. So maluluwagan na siya ngayon. Ayan, magaan na siyang ilabas. So bago nyo ililipat, so yung kanyang dating position, ngayon na nandito to sa pangalawa, so ngayon ito na, nilipat ko siya sa pangatlo. So mas ngayon is nakahila na to, nakahila na yung ating preno. So hindi na siya nakadikit doon mismo sa motor. So para malaman natin yun, testingin natin to na maandar. So ayan na siya. So inangat muna natin yung sa ano niya, preno niya. So isasaksak natin para makita nyo. So ito, sure na natin na gumagana yan. So mapapansin nyo, yun, umigot siya, tuloy na agad. Hindi kanina yung para siyang gumagalaw pa, yung parang pumapalo-palo pa siya. So yun din minsan, isa sa mga problema nun yung preno, dahil nga sa starting, nakadikit yung preno niya. Kaya pag bumilis na siya, bago pa siya umaayos, yung halimbawa naglagay ka ng damit yan, tapos unbalance yung pagkalagay mo, siyempre mapalag-palag siya. So isa rin yun sa mga nagiging dahilan na nag-a-adjust yung preno niya. So kaya ang dabis na gawin nyo dyan, kung ano lang yung capacity na sakto lang dito sa loob dito, yun lang dapat yung ilagay nyo in din, i-balance nyo siya ng pagkalagay. So ngayon ang tuli na nito. So yan o, kahit na ibaba natin,
So tuloy-tuloy yung ikot ng motor. So parang magaan na magaan sa kanya, hindi siya hirap sa pag-ikot. Mapapansin nyo rin yung tunog niyan, ibang klase. Pag yung hindi siya umikot, may maririnig kayo na umuugong. So wala nang iba kundi yung spin dryer na yan is naka dikit pa rin yung preno niya. So kailangan nyo lang i-adjust doon sa likod. Yun lang yung pinaka simpleng diskarte doon na gagawin nyo once na ganun yung naging problema ng mga spin dryer nyo dyan. So ayan, sana meron kayong napulot na idea and natutunan dito sa i-share nating video. At kung bago ko pala dito sa channel natin, sana huwag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So hanggang dito na lang, stay safe and goodbye.